Kamakailan isang super typhoon ang nagmadyang tumama sa Luzon, ang Bagyong Carding. Severe tropical storm na po ang Bagyong Carding. Sa kabila ng takot ng marami, isang bulubundukin ang tila ba tinatawag ng mga tao. Ang Sierra Madre. Bakit kaya? Ang pangalan na Sierra Madre ay nanggaling sa mga Kastila. Ang ibig sabihin nito ay Mother of Mountains. Kung titignan sa satellite view, ito ang itsura ng Sierra Madre Mountain Range. Mukhang backbone, di ba? Kaya naman tinatawag din itong Backbone of Luzon. May haba itong 540 kilometers at makikita ang magkabila ang dulo nito sa mga lalawigan ng Cagayan at Quezon. Nabuo ito millions of years ago nang dahil sa natural geological activities. Ito ang pinakamahabang bulubundukin o mountain range sa buong Pilipinas. Sinasabing nasa 1.4 million hectares ang kagubatan ng Sierra Madre. Kumakatawan na ito sa 40% ng mga kagubatan sa buong bansa. At may more than 3,500 plant species daw na makikita rito at 58% sa mga ito ay endemic o dito lang sa Pilipinas makikita. Sa haba nito, 10 probinsya ang nasasakop ng Sierra Madre. Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, at Quezon. Pero, alam nyo bang matatanaw rin ang bulubunduking ito mula sa Maynila? Ito ang itsura ng Sierra Madre Mountain Range mula sa rooftop ng isang building sa Quezon City. Makikita ito kung titingin kayo sa direksyon ng Rizal Province. Balikan natin ang tanong kanina. Bakit kaya tinatawag ng mga tao ang Sierra Madre tuwing may nagbabadyang super typhoon? Well, narinig nyo na ba ang alamat ng Sierra Madre? Ito si Sierra. Noong dalaga pa siya, niligawan daw siya ng hari ng hangin mula sa silangan na si Bugsong Hangin. Pero ang nakasungkit daw ng puso ni Sierra ay ang mandirigmang si Lusong at nagbunga ang pagmamahalan nila ng mga anak sa Luzon. Dahil sa sama ng loob ni Bugsong Hangin, inatake niya si Lusong at sa kasawiang palad, nasawi ito. Habang nag-aagaw buhay si Lusong sa mga bisig ni Sierra, hiniling niyang protektahan nito ang mga anak nila kahit ano pang mangyari. Makalipas sa maraming taon, hindi pa rin tinitigilan ni Bugsong Hangin ang pagpapahirap kina Sierra. Taon-taon pa rin siyang nagpapadala ng sandamakmak na mga bagyo papunta sa kanila. Pero si Sierra, buong puso pa rin tinutupad ang pangako sa yumaong minamahal. Kaya hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya ang lahat ng kanyang mga kaya para protektahan ang kanyang mga anak. Paano nga ba talaga napoprotektahan ng Sierra Madre ang mga natira sa Luzon? Ang bagyo ay nabubuo, no, at sa Pacific area, no, ito yung kumbaga pabrika ito ng bagyo, no, yung Pacific Basin. At tayo yung gateway, no, sa atin tinetest, no, yung lakas ng mga bagyo, no, kaya napakalakas, no. Ito ay pag dumaan sa lupa, kalimitan sa bundok, ito ay nababasag. Parang electric fan lang 'yan, no. Ilagay mo sa number 3, no, napakalakas noon. Hihipan ito ang isang bagay. No, pero kung may nakaharang dito na isang matatag na bagay, hindi ito papasok. Tatalbog ito at babalik, no? So at minsan nag-iiba ng ruta, no? Kasi nga hindi siya makapenetrate. So may mga ganung paliwanag, no? Pero depende na rin sa natural na ihip ng hangin doon sa area, doon sa lugar kung saan ito pupunta. Pero alam nyo ba na hindi lang Luzon ang may natural protection laban sa mga bagyo? Sa Mindanao, nariyan din ang Eastern Pacific Cordillera. Sa kabila ng pagpoprotekta ng mga kabundukan sa mga tao, hindi maikakaila na kailangan din nilang maprotektahan laban sa mga tao. Taon-taon kasi ay pataas din ang pataas ang deforestation rate. Ayon sa DNR, in the last 12 years, nasa more than 161,000 hectares na ang nawawala sa Sierra Madre. Ang mga bagyo naman na tumatama sa atin, palakas na rin ng palakas dahil sa climate crisis na kinakaharap natin sa panahon ngayon. Dapat merong magkaugnay na kilos at galaw yung tao at kalikasan.
no, para maprotektahan, no, ang lahat. Kung titingnan mo ang teorya ng paglikha, no, naunang nilikha ang kalikasan bago sa atin. No, sabi ni Makiling Dulag nung araw, hindi natin dapat ariin ang lupa, no? Lupa ang nagmamay-ari sa atin. So ito yung metaphor diyan. Tuwing September 26, ginugunita ang Save Sierra Madre Day. Idiniklara ito noong 2012 para alalahanin ang tragic floods ng Bagyong Ondoy noong 2009. Mula noon hanggang ngayon, napatunayan na ng kalikasan na kaya nitong magdulot ng iba't ibang sakuna. Pero sa kabilang banda, kaya rin naman tayong protektahan ito gaya ng pagpoprotekta at pag-aalaga ng isang ina. Aha!